Sa walong miyembro ng pamilya ang asawa lang ni Joan ang naghahanap buhay at bilang construction worker, nasa 600 piso ang arawang kita ng asawa niya. Tumaas na ito kumpara noong 2021. Mas okay po ngayon kasi dati 537 lang. Tumaas nga po yung sahod, nagmahal naman yung bilihin. Mula Enero hanggang Hunyo 2023, bumaba ang poverty incidence sa bansa sa 22.4% mula sa 23.7% noong 2021. Ibig sabihin, nabawasan ang bilang ng mga individual na hindi sapat ang kinikita para sa pangunahing pangangailangan noong unang 6 na buwan ng taong 2023. Katumbas nito ay 2 sa 10 Pinoy ang mahirap. Ang pinakamababang kita na kailangan para matugunan ang mga pangangailangan o tinatawag na poverty threshold ay 13,797 pesos kada buwan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang pagtaas ng kita ng mga Pinoy noong unang semester ng 2023 ang siyang nagpababa ng bilang ng mahihirap. Malaki ang itinaas ng kita ng mga pamilyang malapit sa poverty threshold kumpara sa pagtaas ng presyo ng basic food and non-food needs. Kaya naman ang bahagdan ng mga mahihirap ay bumaba. Inami ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan na hindi niya inasahan ang pagbaba ng bilang ng mahihirap sa panahong mataas ang inflation o mabilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Nakatulong umano ang pagbubukas ng ekonomiya na nakalikha ng mga trabaho. The challenges this year were quite significant, no? High inflation, price pressures coming from the international community. We all know that the poor are most vulnerable. Income effects still dominated the effects of inflation. That to me was a good relief. Pero para sa Ibon Foundation, hindi dapat ikatuwa ng pamahalaan ang pagbaba ng bilang ng mahihirap kumpara noong taong 2021 dahil panahon iyon ng lockdown sa bansa. Halos 19 million na pamilya ng Pilipino walang ipon nung unang bahagi ng 2023. So para sa amin, yung mga walang ipon na yan, yan talaga matatamaan ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Tiniyak naman ng Malacanang na nananatiling pursigido ang Administrasyong Marcos na maibaba sa 9% ang porsyento ng mga mahihirap sa populasyon pagdating ng 2027. Lady Vicencio, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.